Kamusta ka May Sports, Brandon Ingram, Frank Vogel at ang Los Angeles Lakers? Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito, kaya naman tara at ating alamin. Sa pagbabalik nga nila LeBron James at Anthony Davis sa lineup ng Los Angeles Lakers, marami nga na nag-e-expect na mananalo sila kontra sa New Orleans Pelicans. Dahil sa huling pagkatapat nga nila, ay kitang-kita naman natin na kayang-kaya talunin ng Lakers ang Pelicans kahit nga kulang-kulang ang kanilang lineup. Subalit kabaliktaran nga ang nangyari kahapon dahil natalo ng Pelicans ang Lakers, na kung saan nag-combine pa nga si Brandon Ingram at CJ McCollum ng 61 points dito. Sa pagkatapos nga ng laban, papasok na si Brandon Ingram sa kanilang locker room. Ito nga ay nagbitaw pa ng salita patungkol kay LeBron James at paulit-ulit nga nitong sinisigaw ang LeBrick, na kung saan ang tinutukoy nga dito ni Brandon Ingram ay ang last shot ni LeBron James sa 3-point line para dalhin sana ang laban sa overtime. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. Bago nga tayo magpatuloy sa sumunod na balita, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na. Maraming salamat po. Sa sumunod na balita naman tayo, na kung saan kahit nga natalo ang Los Angeles Lakers sa New Orleans Pelicans kahapon, ay dedicated at focus pa nga din ang head coach ng Lakers na si Frank Vogel. At ayon nga dito, kinakailangan nga daw nilang manatili sa laban, bigyan ang kanilang sarili ng tsansa kapag nga daw nakapasok sila sa play-in tournament ng buong lakas. Alam nga daw nila na mayroon pa silang tsansa. Hindi naman talaga natin maitatanggi, mga ka-May Sports, na kapag nakapasok nga ang Los Angeles Lakers sa play-in tournament ay nakakatakot din ito para sa ibang koponan sa NBA, dahil hindi nga biro ang kayang gawin nila LeBron James, Anthony Davis at Russell Westbrook. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment na. Sa huling balita naman tayo, na kung saan ang Los Angeles Lakers niya ay kasalukuyan nakikipaglaban sa pang-sampung pwesto sa Western Conference upang makapasok nga sila sa play-in tournament at masecured nila ang kanilang spot sa playoff. Ang number 10 nga sa West ay ang San Antonio Spurs, na mayroong 32 wins at 45 losses, samantalang pang-11 spot naman ang Los Angeles Lakers na mayroong 31 wins at 46 losses, na hindi nalalayo sa San Antonio Spurs. Subalit kita naman natin na mahihirapan talaga ang Lakers dahil ang mga natitira nga nilang laban ay kontra sa Suns, Warriors, OKC at dalawang laban pa sa Denver Nuggets. Samantalang para naman sa Spurs ay makakalaban pa nga nila ang Portland Trail Blazers, Nuggets, Minnesota, Warriors at ang Dallas, na hindi nga rin na rin masasabi kung sino nga ba ang may pinakamadaling remaining games sa kanilang dalawa, dahil pare-parehas din na malalakas ang kupunan na makakalaban nila. Kaya naman, kung ikaw ang akin tatanungin, sa tingin mo ba ay may pag-asa pa ang Los Angeles Lakers na makapasok sa play-in tournament? Mag-comment ka na at huwag mo din kalimutan na mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!